Patintero, PE 5, Second Quarter, Week 5, Lesson 5. Panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Inaasahan, ang mga laro ay nakatutulong sa pagsasanay ng physical fitness components. May mga laro na lumilinang ng iba't ibang kasanayan tulad ng agility at speed. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang pinagmulan ng larong patintero at mga kasanayang malilinang sa paglalaro nito na makatutulong na mapalakas ang ating pangangatawan. Baliktanaw, lagyan ng check ang mga gawain na nakapagpapaunlad ng bilis at X naman kung hindi. 1. Pagtakbo sa pabalik sa home base sa larong baseball, check o X. 2. Pag-spike sa volleyball, check o X. 3. Sprint test, check o X. 4. Pag-swimming, check o X. 5. Paghagis ng bola, check o X. Mga sagot. 1. Check. 2. X. 3. Check. 4. Check. 5. X. Pakilagay sa comment section sa ibaba kung ano ang iyong score. Alin sa mga sumusunod na mga gawain ang nagpapakita ng paglusob o pagsakop? Ang patintero ay isang larong pambata. Tinatawag din itong harangang taga at malimit laruin noon sa lansangan kung gabi kapag maliwanag ang buwan. Alam nyo ba na ang patintero ang pinakapopular na laro sa Pilipinas? Isa na siguro ito sa mga larong hindi mawawala sa pagkabata ng isang Pilipino. Magsisimula ang laro sa toss coin at kung sino ang manalo ay sila ang maglalaro at ang matatalo naman ang tutuntong sa mga linya upang manayak. Teka muna! Pwede rin namang mag-zack and poy para malaman kung sino ang unang maglalaro. Lahat ng taya ay kailangang nakapwesto sa kanya-kanyang mga linya at hindi pwedeng umalis ang mga paa nila doon. Ang layunin ng patintero ay makalusot ang mga manlalaro sa mga bantay at makabalik sa home base nang hindi natataya. Kapag nataya ang isa, muling babalik ang mga manlalaro sa home base upang magsimula ulit. Alabado ang sinasabi kapag nakabalik ang isang manlalaro sa home base nang hindi natataya. Pag natapos na ang binigay na oras para sa unang grupo, ang kabilang grupo naman ang maglalaro at magpapalit sila ng pwesto. Kung sinong grupo ang may mas mataas na puntos, ang siyang panalo. Tara! Laro tayo! Mas marami, mas masaya! Sali na!
Tinawag itong patintero mula sa Espanyol na tintero o sisidlan ng tinta dahil iginuguhit sa paglalaruan ang isang malaking rektangulo na may guhit na mahaba sa gitna na tinatawag na patutot at dalawa pang guhit na dibisyon. Tubig noon ang ipinangguguhit sa lupa at uling kapag sementado ang paglalaruan. Pamamaraan. 1. Bumuo ng dalawang pangkat na magkapareho ang bilang. 2. Gumuhit ng mga linyang pahaba at pahalang na pantay ang mga sukat. 3. Pumili ng leader o patotot sa bawat grupo. Alamin kung sino muna ang tayang grupo. Ang patotot lamang ang maaaring tumaya sa likod ng kahit sinong kalaban. 4. Ang tayang pangkat ay tatayo sa mga linya. Susubukang lampasan ng kabilang grupo ang bawat bantay ng linya nang hindi natatapik ang anumang bahagi ng katawan. Kung may natapik na bahagi ng katawan, magpapalit ng tayang pangkat. 5. Kailangang makapasok at malampasan ng pangkat ang unang linya hanggang sa huling linya at pabalik upang makapuntos. 6. Ang pangkat na may pinakamaraming puntos sa loob ng takdang oras ang panalo. Gawain, panuto, puna ng tamang sagot ang mga sumusunod na pahayag. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. 1. Ang blank ay isang larong pambata na tinatawag ding harangang taga. Sagutin. 2. Ang salitang patintero ay mula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay sisidlan ng blank. Sagutin. 3. Ang blank ay ang leader sa larong patintero. Sagutin. 4. Ang patintero ay isang halimbawa ng blank games. Sagutin. 5. Ang invasion game ay uri ng mga laro na ang layunin ay blank o pasukin ng kalaban ang iyong teritoryo. Sagutin. Tandaan, ang mga laro ay nakatutulong sa pagsasanay ng mga sangkap ng physical fitness tulad ng liksi na isa sa kasanayan na malilinang sa larong patintero. Ang liksi ay isang kasanayan na magpalit-palit o mag-iba-iba ng direksyon. Mahalaga ang pagsasagawa nito upang mapalakas at mapagtibay ang ating pangangatawan. Ang larong patintero ay halimbawa ng invasion game na ang layunin ay lusubin o pasukin ng kalaban ang iyong teritoryo. Maaari nyo nang basahin at sagutan ang activities sa PE5 Week 5. Siguraduhin mapanood ang video lesson para sa Week 5 ng Music, Arts at Health. Salamat mga bata!